Sana patuloy po ninyong suportahan ang kasalukuyang gobyerno sa laban po natin dyan sa West Philippine Sea. Magkakaiba man po tayo ng politics, dilaw ka man, pula ako, green ka, orange ka, blue ka, puti ka, pero kalimutan po natin ang politika pagdating po sa usapin sa West Philippine Sea. Dapat nagkakaisa po tayo dito, mga tol. Dahil sa huli, tayo po ang mawawalan. Kapag ka pinabayaan po natin na patuloy tayong ganyanin ng China, baka kinalaunan, masakop na po tayo ng China, at ang mga pag-aari po natin, particular ang mga natural resources natin na dapat kapwa po natin Pilipino, ang nakikinabang, eh sila na po ang makinabang. Sa huli, tayo po ang mawawalan. Sabi ng iba, bakit ba yan palagi ang content mo? Walang kaugnayan yan sa pangangailangan natin. Bilang Pilipino, nagkakamali po kayo. Isa sa mga usapin na dapat pinag-uusapan dito ay ang food security. At kasama po sa food security ang lamang dagat na sa ngayon inaagaw po ng mga Chinese fishermen. Dahil po sila ay nagkalat ngayon doon sa area na yan sa West Philippine Sea, ang mga kapatid po nating Pilipino na mga mangingisda na supposedly dapat nakakakuha ng lamang dagat, hindi na po makapangisda ng malaya sa lugar na yon. Kaya apektado po ang food security natin. Isang usapin po ito na dapat nagpapatuloy at hindi po natin tinitigilan. Ng paggabi po sa inyong lahat, isa pong malaking karangalan muli ang maimbitahan sa ganitong klase mga okasyon. Ako po ay nagpapasalamat unang-una kay Lolo Jose, Lolo Jose Lim, Idol. Pangalawa po ay Sir Alex Lim. Katulad po ng kanyang sinabi kanina, ang aming po pagkakaibigan ay masasabi po natin higit totoo. Sapagkat hindi naman po ako binayaran para pumunta dito. Ako po, sa tatlong taon, ako po ay lagi pumupunta. Ipinagpipilitan ang sarili na makapunta sa pagdiriwang na ito ng Filipino-Chinese. Sapagkat, mga mahal kong kababayan Pilipino, sa bawat 65% na Pilipino, may tungo sino yan. Maraming ng mga nandito, hindi nyo alam, may dugo kayong Chinoy. At kailangan maging proud kayo na kayo ay Chinoy. Sapagkat si Jose Rizal na ating pambansang bayani ay isang Chinoy. Si Andres Bonifacio, hindi ako yun, hindi ko lang. May dugong Chinoy. Napakahalaga ng dugong yan sa ating kultura. Kaya ako'y pupusong nagpapasalamat sa inyo, Sir Alex, sa mga ginagawa po ninyo, magagandang halimbawa, magagandang mga handog para sa ating mga kababayan dito sa Mega Mall, SM North End Shabala. Na makapanood ng kultura Chinoy. Yan po ang yaman natin. At alam ko po, sa panahon ngayon, naiimbriga ang lahing Chino. Pinagpipiestahan ng napakaraming politiko ang isyu ng Chino at ng China. Sa maliit pong pagpapaliwanag, mga mahal kong kababayan, yung mga ginagawa kong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. Alam niyo pa kung sino may kasalanan yan? Yung mga politiko po natin nagbenta ng lupa para dalhin doon. Sila po ang mga may kasalanan yan. Kaya kung meron pong dapat sisihin, hindi po ang mga Chino. Yung mga kapwa po natin Pilipino, kahaman sa puwera. Ayan po. Kaya mga mahal kong kababayan, ang aking pong huling paalala sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay Pilipino.
Tayo pong lahat ay dapat magkaisa. Tayo pong lahat ay dapat sumuporta sa kultura ng isa't isa. Filipino-Chinese man, native Filipino ka man, Filipino-American ka man, basta Filipino nga, dapat yakapin po natin lahat ang ating mga kultura. Yun lamang po, muli, Lolo Sin, maraming salamat po sa inyo. Sir Alex Lee, maraming salamat po sa inyong buong pamilya. Mabuhay po, mabuhay ang Pilipinas. Yun! Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 15, 2023 at ang napanood po nating video ay August 17, 2017. Dito inamin po nitong si Senador Robin Padilla na wala pong kasalanan ang mga Chinese sa pagkakaroon ng mga infrastruktura diyan po sa Scarborough Shoal at saka ano ba yung isa? Nakalimutan ko bigla yung isang lugar na binanggit dito, Spratly Islands. Ayon sa kanya, ang mga ganid na politiko ang may kasalanan, mga kapwa natin Pilipino at hindi po Chinese. Nagpapasalamat tayo dito po sa uploaded video ng Raincheck Vlog. It was uploaded January 16, 2017. At kayo na ang humusga sa mga salitang binitawan po dito nitong si Senator Robin Padilla. Ang tanong, sino-sino ba yung mga politiko na nagbenta ng lupa? Bakit hindi niya ito magawang ibulgar ngayon sa Senado? Pangalawa, i-assume natin na merong mga politiko na nagbenta ng lupa. It doesn't mean na wala nang kasalanan ng mga Chinese. Kitang-kita natin kung paano nila isinimulan ang kanilang kasalanan simula pa lamang nung 90s, kung saan unti-unti nila itong tinayuan ng infrastruktura hanggang sa mabuo na nga ito at halos maging base militar na ng China. Ngayon, nauunawaan po natin kung bakit itong si Senator Robin Padilla eh kiling na kiling sa China, samantala sinususpetsahan naman ang Estados Unidos na ating kaalyado na nagbibigay po ng tensyon diyan po sa West Philippine Sea. Muli po natin babalikan ang mga pahayag ni Senator Robin Padilla nung nakaraang araw sa Senado kung saan pinagpipilitan niya partikular ang Coast Guard ng China na isang sibilyan pati na rin ang Coast Guard po ng Pilipinas o Coast Guard sa buong mundo. At ayaw niyang tanggapin ang paliwanag ng mga eksperto kasama na rin po diyan ang pag-insinuate niya na yung presensya po ng aircraft ng Estados Unidos na Poseidon ang siyang dahilan sa tensyon sa West Philippine Sea. Balikan po natin ang mga pahayag sa Senado nito pong si Senator Robin Padilla. Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng U.S. Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang U.S. Navy palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi U.S. Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din? Tingnan niya natin kung magbabanggit ng bansang China ito pong si Senator Robin Padilla. Kasi so far, ang nadinig natin, ang gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Ito, pinupunto dito nitong si Senator Robin Padilla, hindi dapat nagpapadala ng armed forces, particular ang Estados Unidos at more so ang Pilipinas, sa disputed territory na yan. Pero syempre, yan naman ay alam natin kung sino po ang nagmamay-ari. Pagdidiinan lamang po natin dito sa ating live streaming mga tol, ang nagmamay-ari po ng
mga pinagtatalunan dyan kung saan inaagaw ng China, Pilipinas. Legally, historically, at geographically. Sa atin po yan, wala pong question dyan. Ayaw lang talagang tanggapin nito pong China. Ulitin ko ha, tingnan natin kung babanggitin ni Senator Robin Padilla ang mga katagang China o Chinese. Kasi doon sa napanood nating interview kanina, napakaraming beses, talumpati niya, napakaraming beses natin napakinggan ang mga salitang Chinoy, Chinese. Kaya dito, ewan ko lang kung mababanggit niya. Tuloy natin mga tol. Hindi naman yan, in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun doon sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong America. Question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa ACOP War? Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng ACOP War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong ACOP War? Pwede ba paliwanag yun sa amin? Arm attack po yung ano as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro po. Civilian ho yun. Civilian ng Coast Guard. Sa umaaligid-aligid yung sa organization po ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yon. Pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po. Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kalila ho, hindi yung police karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy, Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito, under ninyo to Army. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Awawa. Talaga lang, ha? Papa. Lato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the US is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what a military is doing. Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo, ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot.
The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nanghihingi kami ng suporta sa pagkapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, huwag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan niyan pag-gera na. Huwag natin ibahin eh, kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na, ano eh, para naman tayong ano yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po ano to, ang bihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila? Nandyan na sila? Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-o-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala... Ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang merong parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but sino, kahit wala yung sinong tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer coordination at okay, pinaliwanag na po yan ha ng ating Philippine Coast Guard saka ng expert sa international law and maritime affairs, particular itong si Professor Attorney J. Batumbacal. Ang sabi niya, yung passage po doon, yung ginawa po ng Poseidon aircraft ng US Navy ay wala pong nilabag na anumang batas partikular sa Pilipinas o international law. Ito po ay nag-exercise lamang ng tinawag niyang freedom of navigation at hindi kinakailangan ng kahit o ng pahintulot mula sa kahit anong bansa ang isang aircraft ng anumang bansa na mag-exercise ng freedom of navigation. In fact, sinabi ng eksperto, hindi po ito galing sa lokasyon ng Pilipinas. Probably, nanggaling po ito sa Singapore o sa iba pang mga lugar, kaya hindi kinakailangan ng paalam mula sa Pilipinas. Pero syempre, dahil kaalyado po natin ang Pilipinas, sinasabi ng eksperto,
na nakipag-coordinate na yan sa ating armed forces at kailangan po natin yan. Unang-una bilang mata, dahil alam nyo naman kung ano po yung aggressive behavior na ginagawa po ng China. September 8, uulitin lamang po natin, ano? Nag-resupply mission ito pong ating Philippine Coast Guard kasama ng kinumisyon po ng armed forces na dalawang pribadong barko. At ito po ay hinaras ng China Coast Guard. Ito po ay kanilang inovertikan, nagsagawa ng dangerous maneuver to the extent na ang layo ay halos ilang metro na lamang sa isa't isa. Napaka mapanganib po noon at sinasabi paglabag po iyon sa maritime guidelines on coalition. Ngayon, kung sisisihin itong si Senator Robin Padilla, ang presensya ng Poseidon doon po sa area, eh hindi po yun makatwiran. Kasi kung meron mang nag-e-escalate ng situation, walang iba kung hindi ang China. Ang pagtatayo ng China ng mga infrastruktura dyan po sa pag-aari po natin, yung mga islands na nakapaloob po sa ating exclusive economic zone. Matagal na pong ginagawa yan ng China, Senator Robin Padilla, kaya kung sino man ang merong kasalanan dyan, wala pong iba kung hindi ang China o Chinese. Kasi sinasabi ninyo sa video na napanood namin, walang kasalanan, sinisisi nyo ngayon yung mga politiko na nagbenta ng lupa. Ngayon, mauunawaan po namin kayo doon sa pahayag nyo noong 2017, January 16, 2017, sa SM North EDSA, kung noon po nangyari yun. Kung noon, na hindi pa po kayo senador. Ngayon, senador na po kayo. Nasa inyo pong kapasidad ang magpatawag ng hearing sa Senado o magsalita sa harapan po ng sesyon, privilege speech kung tawagin po ninyo, at ibulgar ninyo ngayon kung sino-sino po yung mga politiko na sinasabihan nyo po na ganid sa pera na dapat sisihin at may kasalanan kung bakit nagkaroon ng mga infrastruktura dyan sa Scarborough Shoal at Spratlys Island. Pwede nyo pong gawin yon, Senator Robin Padilla. Hindi pa po huli ang lahat. Mahigit 4 na taon pa po kayo bilang senador. Sa inyo mismo nang galing na ganid na mga politikong Pilipino ang may kasalanan na nagbenta ng lupa sa China. Kaya nagkaganyan-ganyan sa West Philippine Sea. Pagkakataon nyo po ito para ipakita sa sambayan ng Pilipino na kayo po talaga ay makapilipino. Ibulgar nyo po, Senador Robin Padilla, sa inyong kakayahan ngayon bilang senador, magagawa nyo po yan. Privilege speech lamang. Banggitin nyo yung mga pangalan ng mga sinasabi nyong ganid na politiko. Meron kayong parliamentary immunity during privilege speech. Hindi po kayo makakasuhan. Nang sa ganun, malaman din po ng kapwa Pilipino ninyo kung sino ba yung mga may kasalanang politiko na yan na nagbenta ng lupain sa China. At matapik na rin natin dito sa live streaming at malantad sa publiko. Senator Robin Padilla, nakikiusap po kami sa inyo. Sana ang boss nyo, taong bayan. Huwag po kayong mamboss ng ilang individual lamang o isang individual na ang pakikipagkaibigan sa China ay napakatindi. Kaya ngayon parang kayong umakatig sa China. Kanina, pinapanood po namin yung video ninyo sa pagitan ng mga eksperto sa Senado. Ilang beses ko po itong sinabi, nagmumukha po kayong enging doon. Kasi pinagpipilitan nyo na kayo po ay tama, alam naman po natin na hindi po kayo tama. Eksperto po ang nagsasalita sa harapan ninyo at sinasabi nila, wala sa international law ang definition ng Coast Guard. Ito ay dinidefine, depende sa bansa at naaayon sa batas nila. Pero ayaw nyo pa rin pong paniwalaan. Ngayon, ano ba ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea? Tumataas ang tensyon. Kasalanan ba ng Estados Unidos? Hindi po. Pinapaalala lang namin sa inyo kung sino may kasalanan dyan, China pa rin, particular ang China Coast Guard. Sa pagitan ng dalawang bansa, ang China at Pilipinas, kapag ka iahambing ang puwersa ng Navy nito, malayo tayo. Kaya hindi tayo pwedeng makipag-away. Ang ginagawa ng Pilipinas, nakikipag-usap. Ilang beses na po tayo nag-send ng note verbale sa China at diplomatic protest. Patuloy po natin ginagawa yon. Pero hindi ibig sabihin nun, Senator Robin Padilla, hindi na po kaya ng Philippine Coast Guard na ipagtanggol ang ating bansa at saka Philippine Navy. Nadinig nyo naman po sa kanila Kahit walang tulong ng Estados Unidos,
kaya po ng Pilipinas. Lalaban po tayo, pero siyempre sa huli, matatalo tayo. Ngayon, ang punto doon, hindi natin binigay basta-basta yung ating karapatan, yung ating soberanya. At ine-expect namin sa inyo, Senador Robin Padilla, dahil Pilipino po kayo, kakampi po kayo sa ating gobyerno, kakampi po kayo sa ating Coast Guard. Huwag nyo na silang sisihin. Bakit nyo sisisihin ng Coast Guard na nagpadala ng ganito, ganyan? Kaya ang China, nagpadala na rin ng kanilang gray ship. Una, sinabi nitong si retired associate Antonio Carfio, pag-aari po natin yan. At walang sino mang bansa ang pwedeng magdikta sa atin kung ano ang gusto natin ipadala dyan. Kung ipadala natin ang Navy, kung ipadala natin ang Coast Guard, that is our decision at hindi pwedeng pakialaman yon ng China. Ang sabi nga ni Carpio, kapag ka sinabi ng China na Coast Guard lamang ang ipadala nyo dyan at pinadala natin ang Coast Guard lamang, talo na tayo kasi inaamin na natin na sa kanila yon at sumusunod tayo sa kanila. Hindi pwede yung gusto ninyo, Senator Robin Padilla. Ngayon, pakinggan po natin patuloy kanina yung interview na ito ni Christian Esguerra dito sa Anti-Marcos, pero ngayon kahit paano sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos when it comes to West Philippine Sea conflict, itong si Antonio Carpio. Ituloy po natin ang pakikinig sa kanilang dalawa. Pasensya na kayo kung hindi ko po maipapakita sa inyo yung particular na video. Yan, pakinggan po natin mga tol. So, of course, lopsided talaga. Kaya yung when China took seized Scarborough, we did not engage China in a naval fight. Wala tayo. Payabangan niya kung sabihin mo na pupunta lalaban tayo, eh, talo tayo. Talokohan yun. Kaya pumunta tayo sa The Hague, doon tayo lumaban kasi doon patas ang labanan. Let us accept reality. Huwag na tayo magpapayabang na kaya natin yan. Eh, siyempre, yung mga soldiers natin, trabaho nila yan eh. They will never say hindi kaya. But alam natin, as against the Chinese Navy, the largest in the world, wala tayong panalo. Kaya hindi tayo pwede mag-gera sa kanila. Ngayon, sinasabi dito sa madaling salita, na hindi natin kayang makipag-gera. Pero hindi rin natin kaya na pabayaan na lamang ang ginagawa ng China. Hanggat ang armed forces po natin mahina kumpara sa China, patuloy po nila itong gagawin dyan sa atin. Kaya kinakailangan ngayon, iaminin na natin ang katotohanan na hindi po natin pwedeng iset aside ang kaalyado po nating bansa. Yan ang Estados Unidos. Salamat nga tayo dahil nandiyan ang Estados Unidos, tumutulong po sa atin eh. Piruin mo, ano ba napapala ng Estados Unidos? Ipagpalagay na natin na meron silang interes dyan. Pero ang mahalaga, yung interes natin ang nangunguna sa kasalukuyan. Dahil kung wala ang presensya ng Estados Unidos, katulad ng EDCA, ng Mutual Defense Treaty, yung Visiting Forces Agreement, eh baka sinakop na tayo ng China at gawing probinsya. Sabi nga nung dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh probinsya na lamang ng China ang Pilipinas kahit pabiro pero masakit po sa tenga. Di ba? Senator Robin Padilla, ako bumoto po ako sa inyo at inaamin ko nagkamali ako ng pagboto sa inyo kasi hindi ko tiningnan. In particular, yung kakayahan ng ibinoto ko eh. Masyado akong nabulag doon sa UNITIM. Mahal na mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos, kaya UNITIM, solido. Dapat straight vote ako. O, pikit mata akong bumoto sa numero mo, Senator Robin Padilla. Pero, inaamin ko nagkamali ako. At hindi na mauulit ang pagkakamali na yan sa 2025, sa 2028, at sa mga susunod pang butuhan. Sisiguraduhin ko ngayon sa sarili ko na kapag ka bumoto ako ng senador, hindi maka-China. Ang pagkampi dapat nasa Pilipino at nasa Pilipinas. Paalala ito mga tol, ha? Ako nagkamali ako and perhaps marami sa inyong nagkamali sa pagboto dito kay Senator Robin Padilla, kaya bawiin po natin sa 2025. Maraming naghahangad ngayon na tumakbo sa 2025. Siguraduhin po natin na yung iboboto po natin unang konsiderasyon, hindi po naka-inclined ang suporta sa China.
suriin natin historically, kasi baka may mga ganito. Kung napanood lang siguro natin marahil ito noon, baka nagbago na ang isip natin. Pero yun mo, sabihin niya rito, hindi kasalanan ng Chinese kung bakit may Scarborough Shoal at Spratly Island na ngayon ay pag-aari na yata ng China. Kasi nandun na yung mga infrastruktura nila eh. Pero sa atin yun, kung hindi daw ang mga Pilipino na ganid sa pera. Muli, pinapaalala ko, Senator Robin Padilla, sa inyo nang galing ang mga katagang iyon. Ang may kasalanan, walang iba kung hindi ang mga politikong Pilipino na ganid sa pera. Sana pangalanan po ninyo sa Senado nang maging masaya ang bawat buhay ng bawat Pilipino. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano po ba ang masasabi ninyo sa napanood po ninyong video kanina? Uploaded po iyon sa channel nitong si Raincheck Vlog. January 16, 2017, isang pagtitipon ng Chinese-Filipino community kung saan sinambit nitong si Senator Robin Padilla na walang may kasalanan diyan sa Scarborough Shoal at Spratly Island kung hindi ang mga Pilipinong politiko na ganid sa pera.